Hi! And hello! O diba, dalawang greetings yon. Speaking of dalawa, dalawa po ang aking balita. Una is, how many 300,000 subscribers, bro? Kung hindi si Lord yun, hindi ko alam kung sino. Si Victor Magtanggol. Hindi. Pangalawa! Masama ang body shaming, hindi mo na kailangan maging matalino para alamin na masama yon. Hindi ko na kailangan mag-intro! Joke lang. Vlogger ako eh. So cue intro para kunwari talaga vlogger ako. Hello! Can I just say, last week was crazy, bro. Ang dami nangyari. You know what I'm saying. Social media is wild, bro. Speaking of social media, ang social media po, kumbaga, ang lakas po ng effect niyan sa kabataan ngayon. Do you know what I'm saying? It helps mold the brains and the standards of the society. Kumbaga, kung ano ang trending, susundan ng iba. Anong ibig mo sabihin, bro? Ibig ko sabihin, bro, kung anong uso, susundan ng iba. Nawawala na yung right or wrong. At lalo na sa panahon ngayon, ang uso, ideal. Kapag ang katawan mo ay macho, sexy, makinis ang balat, maputi, may abs. Yun ang mas gusto natin. 'Di ba? Magpakatotoo na tayo. And yung mga taong nag-deviate doon or kumbaga hindi nasundan ng standard na gano'n. Pangit. Hindi belong. Ew. So sino yung mga 'yon? Yung mga payat at matataba, okay? Kaya nga body shaming eh. Or shaming the body. Or kung talagang may mga row 4 diyan, binubuli ang iyong katawan lalo na pag payat ka o mataba ka. Gets? Ngayon we live in that society. Sa lipunan na kung saan normal ang body shaming. Ayaw maniwala? Pag may reunion, anong unang sasabihin ng tita? Ah, hi tita. Oy, ha, bless po. Oy! Tumaba ka! Anong nangyari? Murang bigas? Huh? Oh my gosh, tita, you're so evil. Hindi ka man lang kinumusta at all. Eto, tas yung mga babae, ayaw naman talaga nila sa good boy at may potential eh. Gusto nila sa mga guwapong lalaki na may abs at matatirus yung jawline parang ganito. Oh my gosh! Gusto ko na ng boyfriend! Hello. Na may jawline. Ako? Excuse me, wala ka naman jawline. Gusto mo yung jawline, di ba? Yan o, apat. Diba, anong agad papansinin? Yung weight mo. Nagagets niyo ako? Diba? And tall, I know the feeling of body shaming. To be specific, punta tayo sa fat shaming kasi I've been fat my whole life. Alam mo yung pagtitripan ako ng mga tao na parang baboy, biig, o kumbaga iahan tulad ka sa mga bagay na matataba or bilog. You understand what I'm saying? Tol, ang effect nito is masakit. Pwedeng apektuhan ito ang iyong self-esteem, self-confidence, mental health. It can also lead to demotivation. Pwede niyong search yun. Depression, anxiety, shame, or embarrassment. It's either you get victimized or you victimize other people. Bakit Tagalog? Hindi ko kasi maintindihan eh. Ako lumaki ako mataba, pinagtitripan ako ng mga tao. So, ang effect po nito sa akin is, of course, na-down ako eh. Kasi alam ko nang mataba ako, tas didikdik mo pa sa mukha ko. So, naging effect is, nung nabully ako, nambully din ako ng ibang mataba. And of course, mali po yung ginawa ko, nambully ako. Sorry sa mga binuli ko, I'm not proud of what I did in the past. Pero at the same time to, naiintindihan ko na ang kasabihan na, hurt people, hurt people. Lalo na itong society na to, tumitingin lahat sa panlabas. Wala na sa panloob, tol. Pero ang tanong ko lang, ano ngayon kung mataba at payat sila? Ano ngayon? Does that make them less of a person? At yung tanong ko, kung macho, maganda, model ka man, model nga kayo. Pero good role model ba kayo sa kabataan? Ooh! There's a difference, bro! Hindi ko buli na lahat. Pero ang dami kong kilalang model na bo... Bro! Wag dito. Totoo naman. Wag na. Wag mong judge. Change man of God ka, di ba? Change man of God. Change man of God. Let go. Wag mo na. God, I'm sorry. It's okay. Bonak! Ang sinasabi ko lang po, nasa society tayo na tumitingin lahat sa panlabas pero sa panloob hindi. Bakit character ayaw natin? Diba, pansinin mo, tol? Porkit maganda at gwapo lang, nagpakita lang ng konting balat, gusto agad ng iba. Parang ganito. Ganon karupok, tol! Ngayon, kung pinapanood mo to, mataba ka man o payat, it's okay, tol. Ang importante, mabait ka. Nagpapakumbaba ka. Nagpapatawad ka kahit hindi nila deserve. Pero may respeto ka kahit hindi nila deserve. Nagmamahal ka kahit hindi nila deserve. Habang yung iba nagbubuhat ng bangko, ikaw nagbubuhat ka ng ibang nangangailangan kahit hindi nila deserve. Payat ka man o kahit may choko na batok ka, hindi ba mas worth it kung ganon yung character mo kaysa sa mga pogi maganda at ganyan yung katawan nila? Tapos mas maitim pa yung ugali nila sa choko na batok natin. You know what I'm saying? Now I have nothing against choko na batok. In fact, favorite ko yung flavor sa milk tea chocolate. Okay, so you're good. So kahit ano bang hugis mo, tol, the character is what's important. You know what I'm saying? In fact, meron pong restaurant na nagpo-promote na kahit ano mang hugis mo, small, medium, large, extra large, XXXXL, you are welcome here. Let's go. What's up, guys? Sabi ko naman sa inyo, hindi tayo basta-basta, guys. We have right here ang menu ng Chubb's Chaser. Yes. Right. So sinasabi ko nga sa audience, ma'am, na basically, this restaurant, you promote na nag-vocacy na Chubb ito man on day, you're welcome here. Yes, everyone is welcome. We don't like to fat shame, but of course, at the same time, we would like to take care of our health. So first, of course, sa pagkain nila, meron sila tinatawag na green salad with balayan sauce. Oh, with balayan sauce. Okay, let's move on to the next one. Bacon roll-up. Let's check this. This is chicken pandan. Yeah. Yung pasta. It's pasta malunggay made with fresh basil and fresh malunggay leaf.
Masarap. Medyo salty sweet. Okay, ang next po natin is baked salmon. Top with cream and cheese. Kaya alam nyo ba, salmon swim against the current. So personally, mag-go kasi ng restaurant na to, it's like that. Like yung mainstream culture is that kapag sexy ka, dapat payat, dapat ganito hugis mo. But of course, we're not like that. Chubby is the new sexy. Like the salmon, we go against the culture. Parang nabubusog niya kami. Don't melt on your mouth. It melts on your mouth, okay? So this is your lunch steak. Yes. I like it. Next is your chubby meat stuffing. Chubby meat. So this one is it's good for sharing. Parang bibitain na ako bukas ha. Mm-hmm. Very sweet. I like it. Oh, what do you call this, ma'am? Garlic parmesan. Garlic parmesan wings, okay. Nakita niyo naman umaapoy. You know, so hindi naman tayo basta-basta dito sa chop cater. Ito yung dip niya. Yung malalim ba yung dip, ma'am? Okay. Tikim-tikim lang tayo guys ha, kasi mamaya po tayo magwawarbahan. Ma'am, can you tell me more about the Wagyu? I think this is a beef na Japan prizes. Oo, right? Pero it's already processed. So, tender na siya na mabilis sa mamaya. So basically guys, Wagyu, inyong ano yung konyo na pag ayoko. Wagyu! Oh, diba? Alam mo? Wag me, wag you. This one is our best seller, Mango Brava. Mm-hmm. So it's a Graham's cake, para sa Graham's soup. Pero kaya siya nagiging special, it's because of the feeling, yung feeling. Yung maganda? O yung laman? Yung laman. Buti na lang, ano? Tapos na intermittent to. Parang social na crema de fruta. It's okay to have dessert, kahit minsan-minsan. Treat yourself. It's okay to be chubby. Right, ma'am? Yes. Okay, guys. So, right here, if you want some healthy fruit shakes, meron sila. Kung talagang healthy ka. Or health-minded. Health-conscious. Health-conscious. Meron po tayong fruit shakes. Ano ko naman? That's watermelon. Signature namin and bestseller namin. Cucumber malunggay. Made with fresh cucumber and fresh melon. Okay, check natin ang watermelon. Wait, that's ang watermelon. Baka watermelon. Ah, malamang, di ba? Let's try. Sangito, I feel like a changed man. Nalinis po ang aking mga saloobin. Look at that! Ganun naman yung toppings. Parang yung nakikita mo na sa pelikula, di ba? May popcorn. You have Graham here. You have the whipped cream and you have some more. Tapos meron kang frosting ng chocolate naman. Yes. Okay, so basically, pinakita ko lang sa inyo yung mga pagkain na pwede nyo kainin dito. There are options na gusto mong maging healthy or there are options na gusto mong go wild, go be yourself, be proud of yourself, you know what I'm saying? But chubby is delicious. Diba, par? Yung nga po yung sinasabi ko na fat shaming is bad, but being fat is also bad. Bakit? Nagiging bad lang ang pagiging mataba kapag health na yung naapektuhan, diba? Oo, sige, marami tayong matabang friends, pero pag sinabihan natin sila, magpapayat ka naman to. Hindi dahil fina-fat shame kita. Ibig sabihin lang nun, ayaw kitang ma-heart attack, tumaas yung cholesterol. Ako ha, ako po nagpapapayat ngayon, okay? Hindi dahil insecure ako na, ay, mataba ka, GQ. I don't care! Okay, alam ko mahal ako ni Lord, eh. I know my purpose, man, you know what I'm saying? And that should be your mindset too. Pero nagpapapayat ako tol, kasi eto, pinakita ko na ta dati, diba? Kapag tumataba, nararamdaman ko ang bigat sa aking mga tuhod. Na to the point na kailangan ko talaga magpapayat, not for self-esteem reasons, but because my fatness actually harms me. O, diba? So, doon natin i-hate ang pagiging mataba. Not because ang pagiging mataba or mapayat makes you less of a person, but because fatness, in my case, affects my health and my knees. Okay? I-balance natin. At sino nagsabi kapag mataba ka, you're less of a person? Tignan nyo si Senpai Kazu. Hindi na si Senpai Kazu. Henlin na siya, tol. Oh, diba? Iba na siya to. Saan sinabi sa Bible na dapat maganda, maputi, makinis ang balat, dapat macho and may abs ka? Wala naman sinabi. Ang sinabi lang sa Bible is, sabi sa 1 Corinthians 6:19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Verse 20, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ibig sabihin nun, alagaan natin ang health natin. Okay? Ang point ko lang po guys is, okay naman po maging fit, macho, sexy, or kung ano man gusto mong gawin sa katawan. In fact, be an inspiration. In fact, be a fitspiration to others. Kasi nga kapag macho ka or sexy ka, you feel good about yourself. Pero tol, kung hindi ka macho or sexy, kung mataba o payat ka, it's okay! Tol, ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa panlabas. Tao lang yung mga ganun. And unfortunately tol, ang mga tao, binabase nila ang kanilang worth sa ibang tao. What if I told you nga that you are worth more than what you think of yourself, than what other people think of yourself? Your body would never define you. Character is more important. Louder for the people at the back, bro! Kung payat ka man o chubby, it's okay, man. Kung payat ka tol, mas mabilis kang makatakas kapag hinahabol ka ng mga tao. Kapag chubby o mataba ka naman,
naman, tol. Huli kayong mamamatay pag naubusan ng pagkain sa buong mundo dahil yun nga mauunang mamamatay ang mga payat at ang mga fit, 'di ba? On joke aside, ito rin ang natutunan ko. May mga matataba at payat na by choice ganun talaga sila. Pero meron din pong mga payat at matataba na ganun sila dahil sa genes nila, sa biological structures nila na wala silang magagawa. Ganun talaga ang metabolism nila. Yung mga matataba, mabagal ang metabolism, yung mga mapapayat, mabibilis ang metabolism. So it's out of their control, eh. Napakahirap. So to bully that, to shame them for their body na wala silang control, I think that's bad. Going back, character is more important. Yung mga panlabas, tatanda ka din, tama? Kung may chance, be healthy. Kasi paano ka magmamahal ng iba? Paano ka magpapatawad ng iba? Paano ka magiging blessing sa iba kung mamamatay ka na? Take care of your health. You know what I'm saying? And isang sign na maganda ang character mo is you're gonna take care of your health. You know what I'm saying? So yun lang po. I don't know, man. Happy 300,000K. Hindi pa rin po ako move on sa 200,000 pero 300,000. This is crazy, okay? This is God. This is not me. This is not me. Okay? I wish I could take the credit but this is not me, okay? Yun lang, share ko lang. Pero ano nga ba point ng video na to? Anyway, guys, punta kayo sa Chubb's Chasers. Yun nga, this restaurant is amazing. Aside from its good food, yung advocacy niya. Anumang shape or size mo? Circle, square, triangle, kamano, hexagon. You are welcome here, okay? So don't worry. Your character is what matters. Chubby is the new sexy. You know what I'm saying? Sa mga payat dyan, it's okay, okay? I love you. And drink water always. And have a 300,000. Anong ginagawa mo? Ito, wala. Wala lang masabi. Sabihin mo sa kanila na malapit na yung series natin. Pero abangan nyo ang series natin sa Toxic Filipino Culture. Anyway, that's Chubb's Chasers for you, you know what I'm saying? It's okay to be fat, but it's not okay if your health is already affected, okay? English yun. Welcome to my TED Talks. Excuse me, wala ka naman jawline.